Hi everyone! Tara, gawa tayo ng apat na klase ng appetizers. Meron tayong cream cheese canape, tuna canape, chef salad, and clubhouse sandwich. Let's start sa ating cream cheese canape. Kailangan natin ng isang slice ng bread, tanggalin ang gilid or mga edges, cut into 4 small squares, konting red bell pepper, hiwain ng maliliit, at ang ating lettuce, optional lang yan. Then, maglagay tayo ng konting butter sa ating small bread and lagyan na rin natin ng konting cream cheese sa ibabaw. Saka natin ipatong dito sa ating lettuce na nilagay sa plate. So ganyan lang, and then after that ilagay natin sa ibabaw ang small bits ng ating red bell pepper. And we're done. Next is ang ating tuna canape. Sa ating tuna canape, kailangan natin dito ng tuna flakes in oil. I-drain natin yung kanyang oil. Then, meron tayong maliit na kamatis. Slicein lang natin into very thin slices. Alisin ang buto kung meron man. Set aside. And kailangan din natin ng isang slice ng tinapay. Alisin ang gilid. And then cut into 4 squares. Kumuha tayo ng 1 teaspoon ng ating tuna flakes and then 1 teaspoon ng ating mayonnaise. Paghaluin natin and then divide into 4 equal parts para pantay-pantay ang ating paglalagay sa ating bread. At para sa ating lettuce, optional lang yan, pwedeng wala. Kumuha tayo ng isang bread, lagyan natin sa ibabaw ng ating tuna mixture. Then saka natin ipatong sa ating plate na mayroong lettuce. Gawin natin yan sa lahat ng ating bread. At saka natin ilagay ang ating small slice ng tomato na magsisimbling garnish ng ating tuna canape. Next, ang ating chef's salad. Para sa ating chef's salad, very simple lang ang ating mga ingredients na gagamitin. And of course, kailangan natin ng ating simple dressing, ang ketchup and mayonnaise. Tig 1 teaspoon lang po yan. Kailangan natin i-mix na mabuti para maging even ang color ng ating dressing. Para naman sa ating vegetable, pang 1 serving lang po tayo. Kailangan natin ng 5 grams ng carrots, 5 grams ng cucumber. Hiwain lang natin sa gusto nating hiwa. Pwedeng pahaba at pwede rin pabilog. Meron din tayong small tomato. Hiwain ayon sa gusto nyo. Tanggalin lang ang buto. Kailangan din natin dito ng isang maliit na itlog, ilaga at balatan. Meron din tayong lettuce, 5 grams din yan. Then kumuha tayo ng isang serving plate o appetizer plate. Ilagay natin una ang ating lettuce. Make sure lang na hindi lalampas sa line ng plate ang ating lahat ng vegetable na ilalagay dito sa ating plate. Dahil salad yan, okay lang kahit anong design o pagpatong-patungin nyo lang dyan ang lahat ng inyong hiniwang mga vegetable na pang-salad. Then, hiwain natin ang ating itlog. Pwedeng pahaba, pwede rin pabilog. At ilagay natin sa ibabaw ng ating salad. Meron din tayo ditong toasted bread or yung tinatawag na croutons. 5 pieces lang yan. Hindi kailangang marami dahil pang 1 serving lang tayo. And then mag-grate lang tayo ng konting cheese pang toppings. Saka natin ilagay ang ating dressing na ginawa. So ayan, tapos na tayo sa ating very simple na chef's salad. So ngayon, gagawin naman natin ang ating last na appetizer, which is ang club sandwich. Para sa ating clubhouse sandwich, kailangan natin ng 3 slices ng bread, isang itlog, 50 grams ng chicken fillet, isang lettuce, 2 slices tomato, isang cheese, 1 teaspoon ng mayonnaise. Bago tayo magluto, kailangan natin i-marinate ng salt and pepper ang ating chicken fillet. Batihin ang ating itlog at atin siyang i-fry.
Iprito lang natin yan sa konting mantika. Then set aside. Isunod naman natin i-pan-fry ang ating chicken fillet. Hindi natin kailangan i-toast ang ating chicken para hindi tayo mahirapang mag-slice sa ating sandwich mamaya. So ayan, prepared na lahat ang ating mga ingredients. Ngayon naman ay i-assemble na natin ang ating clubhouse sandwich. So una natin gawin, tanggalin muna natin ang mga edges o gilid ng ating tatlong bread. Then, saka tayo kumuha ng mayonnaise. Spread lang natin dyan sa ating unang layer ng ating bread. Lagyan natin ng lettuce. Next, ang ating chicken. Then, isunod natin ang ating cheese. Then next, another layer ng bread. Lagyan ulit natin ng mayonnaise sa ibabaw. Saka natin i-cover at lagyan ng mayonnaise bago natin ipatong ang ating next layer ng lettuce. Ayan, ayusin lang natin yung hindi siya lalampas sa ating bread. Ilagay natin ang ating tomatoes and ang ating fried egg. And lastly, lagyan ulit natin ng mayonnaise ang ating bread. Saka natin ipatong sa ibabaw ang ating last layer ng bread. So before natin i-slice, kailangan muna natin siyang i-seal. So kailangan natin ng toothpick. Lagyan natin ng toothpick ang bawat corner ng ating bread. After natin malagyan ng toothpick, pwede na natin yung isang slice na pa-triangle. Kagaya niyan. Dahan-dahan lang ang pag-slice para hindi ma-plat ang ating bread. Gentle lang ang ating paghawak para hindi masira ang forma ng ating bread. So ayan, na-slice na natin ang ating bread. I-transfer na natin sa ating serving plate or ating appetizer plate. Bahala na kayo kung anong design ang gusto nyo. Basta importante, nasa gitna siya ng plate. Pwedeng pa ganyan or ganito. Saka natin ilagay ang ating chips o nachos na sidings. So ayan, we're done sa ating apat na klase ng appetizers. Thank you very much for watching!